walang hindi kayang gawin. Pintor kami, pintor kami, walang hindi kayang gawin. Ano po mga kaoprapentura, sa magandang araw po muli sa inyo lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, si Kuya Morris Villegas, ang Oprapentura. Ano po mga kaoprapentura, isa na naman pong wall 3D design ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Katulad po nito. Kaya samahan po ninyo ako upang makita po ninyo ang step by step ng paggagawa ng 3D wall design. So ngayon po mga kaoprapentura, ayan, ilalagyan po natin ng tape yung pong board na ating pong lalagyan ng design. Yan pong tape na yan ang magsisilbi pong guide sa gagawin po nating 3D design. Nasa sa inyo pong diskarte kung ano pong design yung gusto po ninyong pamamaraan dyan po sa mga guhit na yan po ay magsisilbi pong guhit yung mga tape na yan. Kaya kung meron po kayong mas magagandang idea ay nasa sa inyo po yun mga kaobrapentura. Ito po yung sample ko lamang po sa inyo para po ay may makita po kayong pamamaraan o diskarte kung paano po gumawa ng isang 3D wall design. At ito po ay bubugahan na po natin siya ng kulay puti, white na pintura. Yan pong white na pintura ay yan po yung magsisilbing pinaka-reflect nung ating pong ginagawa. Reflect po yan. At ang pagbubuga po natin ay dyan po sa ilalim po ng tape. At ang kasunod po niyan ay dito naman po sa kabilang side naman po ng tape na nakapabalagbag. Nasa sa inyo pong pamamaraan kung ano po yung gusto po ninyo. Kasi po pwede naman din po dito sa kabila. Yan po ay kung tinatawag po ay kung nasaan po yung sinag ng araw ay doon po ninyo ilalagay yung pong reflect ng kulay puti. Ngayon po dito po tayo sa kabila. Kaya sa kabila po tayong side naglalagay po ng reflect na kulay puti. Yan po. Kinakailangan lagi pong magkaduktong yan simula sa taas po hanggang sa pababa. Alalay lamang po lagi ang pagbubuga. Ano po? At hindi naman po tayo kinakailangan magmadali sa pagbubuga po natin. At habang ginagawa po natin, ay siyempre po dapat tumatakbo po yung imahinasyon po natin. Hindi lamang po buga ng buga. Kinakailangan po alam din po natin kung ano po yung ginagawa po natin. Huwag po nating mamadaliin ang lahat ng ating ginagawa. Basta relax lamang po. Magagawa po natin ng maayos yung pong ating pong design sa mga pamamaraan po na hindi po naman kinakailangan nagmamadali. So ayan po, ganun, napakasimple lamang po mga kaoprapentura. Sa ilalim lamang po ng tape ang ating pong pagbubuga ng kulay puti. Kung tawagin po yan, yan po yung tinatawag na reflect. Yan pong white na yan ang nagsisilbing reflect po ang ating pong gagawing 3D design. So ngayon po, kinakailangan po natin gumamit po ng roller o kung ano man pong panukat, yung pinaka-guide, yung pwede po nating magamit sa ating pong bahay o tsaka lapis. Ayan po. Susulatan po natin o sususugin po natin yung kabilang side po ng tape sapagkat aalisin po natin yung tape na yan. Kaya po natin lalagyan po ng lapis para po yung pong kapal ng tape ay meron po tayong guide. Kasi po kanina po ang ibinuga po natin puti, ayan po ay sa labas po ng tape. Sa labas po ng tape natin ibinuga yan. Ang buga po niyan ay papalabas. Papalabas po ang buga niyan sa tape. Ngayon naman po, ang susunod po natin ibubugang itim ay sa loob po ng tape. Ibig kong sabihin sa loob ng tape, kinakailangan po kaya natin inaalis yung tape ay doon po natin siya sa loob, hindi po papalabas yung buga. Papaloob po ng tape. Kaya kinakailangan po natin alisin yung tape. So ayan po, makikita po ninyo, yung pumputing ibinuga po natin ay papalabas po yung buga niya. Ito naman pong itim na ating pong ibubuga natin ngayon, ito pong black paint, ay paloob naman po ito, paloob. Kaya po ito ay pumapasok na po ito sa loob po ng tape na ating pong inalis kanina. At kaya nga po na natin nilagyan ng guhit na lapis
ay para po maging guide po natin. So ayan po ay itim na yan, ayan po yung magsisilbi pong shadow. Shadow po nung ating pong ginagawang 3D. Yung pinakaanino. Ano po? Kaya po bago po tayo gagawa ng mga ganitong design, kinakailangan po ay atin po munang pagmamasdang mabuti kasi mahirap po yung nagkakamali. Kaya po atin pong titingnan mabuti kung tama na baga yung ating ibinubuga. Baka kasi buga tayo ng buga ay sala na po sa atin pong design na ginagawa. Kaya atin po laging pagmamasdan. Alalay lang po lagi ang pagbubuga. Ano po? At ito po nga binubuga po nating itim na ito ay medyo makapal na po siya ng kaunti. Makapal na po siya kasi yan po yung nagsisilbing shadow po. Kasi po kung mapapansin po natin, yung po nga pinaka sinag ng araw ay dito po nang gagaling sa may bandang itaas, sa may kabilang side. Para po, kaya po yung pinakaanino niya, ay ito po nga ibinubuga po natin kanina na kulay itim. Ayan. Ayan po yung mga shadow na magsisilbing design po. At mamaya po ay unti-unti na po nating makikita yung po nga itsura ng ating pong ginagawang 3D design. Napakasimple po nito at kayang-kaya nyo po itong gayahin sa inyo pong tahanan. Kung wala po kayong airbrush, pwede naman po natin gamitin ng spray gun. At yung pong spray gun, meron naman po yung adyasan. Kinakailangan lamang po ay banayad na banayad lang po yung buga po ng pintura. Kasi po pagka medyo malakas po yung buga ng pintura, hindi po tayo makakalikha ng ganyan pong mga design sapagkat malaki po yung kakainin na buga. Matatakpan na po yung ating pong i-design. Kaya po alalay lamang po at makukuha din po natin yan sa hindi naman po pabilisan ng pagdi-design. Wala pong design na kinakailangan mabilisan at hindi po nagiging magandang resulta pag ang lahat po ng trabaho ay mabilis. Kaya kinakailangan po inyo pong pagmamasdang mabuti. Pag-aralang mabuti yung mga design na ginagawa nyo para hindi po tayo magkamali. So ayan po, medyo nakikita na po natin yung pong itsura ng ating pong ginagawa. Yung po kasing guhit na yan na napapansin po ninyong yung tape na inalis po natin, yan po yung nagsisilbing guhit na yan, yan po ay lumulubog po. Unti-unti na po yung lumulubog sa tingin po ninyo at ito naman po mga box na ito, ayan ang po ay palulutangin po natin ng bahagya. So mapapansin po ninyo. Ngayon po, lalagyan po natin uli ng black paint o itim na pintura. Kaya lamang po, banayad lamang po ang buga po ng pinturang itim. Sapagkat ito po ay konting-konti lamang sa kabilang side po ito, parang daplis lamang po ito ng anino. So ito po ay ipapatong po natin yung pinturang itim sa ibabaw po o sa duluhan ng kulay puti na ibinuga po natin kaninang una. Konting-konti lamang po siya. Parang siya po ay naampiyasan lamang po. So, yan po sa ibabaw po ng puti na ating pong ibinuga po kanina. At yan po, unti-unti nyo na pong mapapansin na medyo nagkakaroon na po siya ng 3D design. Bahagya lamang po natin pinalutang. Hindi po natin pinaangat ng makapal ito pong mga box. Hindi ba po kasi hindi maganda yung maging resulta. Kaya po ngayon, simpleng angat lamang po ang ginawa po natin, pinaangat lamang po natin ng kaunti. So ayan po, makikita po ninyo na medyo yung pong tape na, yung pinaglagyan po kanina ng tape, ay kung mahusay po kayo sa imahinasyon, ay mapapansin po ninyo na medyo nakalubog na po itong pinag-alsa ng tape sa pamamagitan po ng ating ginagamit na pintura. So ayan po, basta po tayo ay magpipintura o magdi-design, kinakailangan lagi ay meron po tayong marker. Ano po? Mamarkahan nyo po yung mga dapat na lugar kung saan po tayo magpipintura. At tawag nyo naman pong kakakapalan ang marker at baka hindi na mabura, ay pangit naman po. Alalay lamang po yung paglalagay ng marker. Para po yung ating pong pagtatrabaho ay dire-diretso at magawa po natin
ng maayos. So ayan po, napakaganda po nito at kayang-kaya po ito sa inyong puntahanan. Kahit kayo po mismo, ay kayang-kaya nyo na po ito upang ma-design sa inyong puntahanan. Nakatipid na po kayo, natutupa po kayo sa larangan ng pagpipintura.